Doc, pero kailan mo masasabing dapat maging concern pag nagka-endometriosis or ang endometriosis ba kailangan ma-address agad? Oo, kasi may mga gamot na naire-reseta naman ang mga obstetrician and gynecologist for that, no? Some uses contraceptive pills and some pain relievers. Pwede itong ikukonsulta kagad sa doktor kapag naaapektuhan na yung pagpasok sa eskwela o pagpasok sa trabaho. Kapag nakikita nyo na talagang namimilipit na yung babae at yung menstruation niya ay todo lakas na. So these are concerns na dapat hindi binabaliwala. Hindi po ito nakukuha sa sasabihin na lilipas din yan. Kasi there might be something there. At ang unang gagawin, baka ipa-ultrasound yung inyong apo o anak. Hindi ito normal na nararamdaman. Pag hindi na-address agad, saan maaaring mauwi ito, Doc? Matindi yung isa, infertility. So, kawawa naman yung tao, diba? Kasi nga, yung kanyang mga endometrial linings, wala sa pwesto. O yun. So, that is one, isang case. O isang complication na nakikita ko agad. Okay. Yan. Okay, tapos na tayo doon sa mastne, natural way. Endometriosis. Ito yung pinag-usapan natin, Doc. Mga pinili mo yung concern ng karamihang mga kababaihan. No? Sabi, hindi biro yung isa sa bawat sampu na mga kababaihan ay may posibleng makaranas ng endometriosis. Ang dami nun, Ms. Cheryl. Imaginin mo, 100 million Filipinos, 50 million babae, kalahati. O 10% nun is 5 million Filipinos. And compare with the population of Singapore, ang Singapore only less than 5 million, mas marami pa tayo doon sa bansang Singapore. Na mayroon na o nakakaranas ang babae ng dysmenorrhea. Okay. Isa rin sa issue na hindi hinaharap masyado ay parang pinagwawalang bahala. Bahala. Ng karamihan ay ng mga kababaihan